Sunog sa galaw, cellphone at saka sa TV, halos magkasabay. Ito guys, yung katunayan na kahit walang internet or hindi nakakonect sa internet wifi, yung ating cellphone, pwede pa rin po siyang mag-screen mirroring. Hi guys, once again, welcome to my YouTube channel. Yours truly, Orly Kulaskabloom. I'm here guys for another episode of tutorial vlog on how to screen mirror your cell phone to your TV. Na hindi po tayo gagamit ng any internet wifi sa ating cellphone at saka sa ating TV. At kahit po guys, ordinary LCD lang or LED ang gamit po nating TV, ay pwede po nating i-screen mirroring dito po sa vlog na to. So guys, sa pamamagitan po nito, pwede po tayong mag-screen mirroring na hindi po tayo gumagamit ng internet connection or internet wifi sa ating cellphone at saka sa ating ordinary TV. I-unbox na po natin. Pag i-connect mo na daw yung cable, kakailanganin mo po ng 5 volts, 1 ampere na adapter. Dito po, sa bandang taas, ito po, yung cable ng charger ng iyong cellphone. So, sample, ito po yun. So, ito po yung adapter na sinasabi. Ito po ay 5 volts na 1 ampere. Ito po. So, dito mo siya i-connect. Ito po. Yan. And then ho, yung cable ng iyong charger, dito mo siya ilalagay. Yan. So, yan po ang magiging looks. And then ho, yung cable na pang-charge mo sa cellphone, ito yung pang-connect mo dito po sa iyong cellphone. And then ho, itong HDMI cable, ito po yung ilalagay mo sa TV. So, ito na po guys. Ang una po natin gagawin, itong adapter na to is i-plug po natin sa outlet. Yan ho. And then ho, ang next po natin gagawin is, i-connect po natin itong HDMI sa ating TV. Yan. So, since sa HDMI 2 po natin kinonek, so sa source, sa HDMI 2 rin po natin ilalagay. Yan po. So, yan yung magiging display pagka nakakonect na po yung HDMI doon sa likod ng ating TV. So, ito po guys, nakita nyo po ito, barcode, no? And then, nakalagay dito, scan QR code for use. So, ang gagawin po natin sa ating cellphone, magda-download po tayo ng QR code scanner. So, sa Play Store, yan po yung QR code scanner. Install po natin. So, yan guys, tapos na po siya ma-download. So, after po nating ma-download yung QR code scanner sa ating cellphone, kailangan po nating i-download yung apps na yung EasyCast app. Yan. Ito po. So, yan. Tapos na rin pong ma-download. So, ito na po guys. I-prepare na po natin yung ating cellphone sa ating TV. So, agad po natin pupuntahan yung EasyCast. Yan. And then ho, nakalagay po dito, add a new device to start. Ito po. So, click po natin yung plus. And then, since nakapag-download na po tayo ng QR scanner, no, agad po siyang magpapakita yung scanner. So, i-scan po natin. Yan. And then ho, i-press po natin yung yes. Guys, ito po yung next na magpapakita. Nakalagay dito, how to mirror using USB debugging mode. So, dito po sa ating cellphone na gagamitin, ganito lang po kung paano mag-debug. So, pre-nes po natin yung setting and then pupunta tayo sa about phone. Yan ho. And then ho, pupunta tayo sa version. Ito po yung pipindutin natin ng 7 times. Itong version. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang next po natin gagawin, back po tayo. And then ho, search po natin yung developer option. Type lang po natin. Ito po.
So, pag-press po natin ng developer options, hahanapin po natin dito yung USB debugging. Yan ho, makita nyo po. USB debugging. Yan. And then guys, magpapakita po yung apps na EasyCast. I-okay mo lang po. Ito guys, ito na po yung pinakaintay po natin. Magkukonect na po yan. So, ito guys, pagka hindi po nag-connect sa first try po natin, ang gawin po natin, restart lang po natin, kagaya po ng ganito, ginawa po natin. Then, intayin po natin mag-connect po siya. Okay lang po natin. So, yun ho. Nakita nyo guys. Ito, nag-connect na po siya. Yan. So, yun lang ho. Pagka hindi nag-connect, restart nyo lang po yung inyong phone. Dahil nagawa nyo na po yung debugging, una pa lang. So, ang gagawin nyo na lang, restart nyo kung hindi nag-connect sa first attempt. So, kagaya ng ginawa po natin, restart po natin. Yun, nag-connect po siya. Ito guys, real time. So, kung ano yung galaw ng cellphone, yun dun po yung response sa TV. Sunod sa galaw, cellphone at saka sa TV, halos magkasabay. Ito guys, yung katunayan na kahit walang internet or hindi nakakonect sa internet wifi, yung ating cellphone, pwede pa rin po siyang mag-screen mirroring. So, ito naka-on ngayon, di ba? Ito i-off po natin. Yan. Naka-off na po yung wifi natin. Check nyo po. So, naka-screen mirroring pa rin po siya, guys. Yan. Check po natin yung ating cellphone. Naka-off po yung wifi. Yan. Yan ho. Pwede pa rin po siya. So, since maglalaro nga po kayo ng mga mobile games, pwede nyo na pong i-on para at least pagka nanood kayo ng YouTube, makapag-browse po kayo at makapamili po kayo ng i-widescreen lang po natin na kagaya po neto. And then, yun. Sa TV na po natin siya mapapanood. Yan. So, yan. And then, ho, sa mobile games, syempre, kailangan po ng internet connection. Gusto nyong mag-screen mirroring ng mobile game sa inyong big screen na TV. So, yan. So, ito guys, itong cable po natin, 2 meters po ito. Yan. 2 meters ang layo ng inyong distance dun sa TV. Yun guys. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood, no. Sabi sa manual, lahat po ng pwede nyong gawin sa inyong cellphone, dito nyo na makikita sa big screen, sa LED. So, yun guys, ganun lang kasimple yung ating tutorial about screen mirroring without using Wi-Fi or internet connection. Maraming salamat po sa inyong panonood, guys. And hanggang sa muli. Bye!